Good day to everybody who are now listening. I just want to say welcome to the new normal where we conduct our session online. But I know kahit na online tayo, ipatuloy pa rin natin yung ating pagkatuto at pag-aaral para mapaunlad ang ating mga sarili. At the same time, para na rin sa paghahanda sa ating future. And today we will discuss about entrepreneurship, changing the world, and making lives better. If you have questions, just since I cannot answer, this is a recorded presentation. All you have to do is email Paula or any JA staff and they will send to me your questions and I will entertain them and get back at you. So first things first, ang unang entrepreneur na gusto ko ipakilala sa inyo ay si Mr. Steve Tamayo. He is a former OFW at nagkaroon ng gera, Gulf War sa Middle East and nawalan siya ng trabaho. And pag-uwi niya rito, since na isa siyang chef, magaling siya magluto, para makapag-survive, ang ginawa muna niya ay gumawa ng mga lutuing bahay at yung nakikita niyo sa mga buildings na naglilibot, nag-o-offer ng ulam pang tanghalian, yun yung una niyang ginawang solution pagka-uwi rito dahil wala siyang trabaho in order to survive. And at the same time, dahil doon, nakita niya yung talagang opportunity na i-pursue yung isa sa mga business na sakto sa kanyang kakayahan, which is catering. Doon nabuo yung Tamayo's Catering. If you will look at Tamayo's Catering, marami siyang nagawa ng mga important events na siya ang nag-cater. At the same time, nagtayo na rin siya ng mga restaurants and branches at lumaki na nga yung Tamayo's Catering at isa sa mga kilalang catering sa ating bansa, in particular sa Metro Manila. Next, gusto kong pakilala sa inyo si Cheryl Quintana, ang founder ng Orispa. Matagal siya naging entrepreneur and marami rin siyang pagsubok na dinaanan at failures. Una, nagtinda siya ng kandila. At the same time, mahilig din siya ng mga beauty products. Sumasali siya sa mga DTI event at doon nakakuha siya ng buyer kung saan na-display yung kanyang mga products sa New York, sa Macy's store. However, because of the competition sa ibang bansa, lalo lang sa China, na mura yung mga produkto, doon siya nagkaroon ng challenge. And because of that, back to the drawing board siya sa tulong ng ating government agencies, in particular DOST and DTI, she was able to research rice brand. Yung rice brand na sa Tagalog, darak. So nakita niya yung beauty properties na binibigay ng darak or ng rice brand sa ating skin at sa ating other parts of the body. Kaya nakagawa siya ng iba't ibang products using rice brand. Ang Orispa ang kauna-unahang company dito sa bansa na nag-o-offer ng rice brand as the main ingredient of the different beauty products. So yan yung Orispa na sikat na ngayon sa ating mga beauty and wellness enthusiasts. Next, Mark Ruiz at saka si Bam Aquino ng Happy Noy. Nakita nila na yung sari-sari store ay isa sa mga main element ng society natin. At nakita nila yung failures ng mga ibang sari-sari store. Hindi sila lumalaki, hindi sila nag-expand. Kasi marami silang kakulangan. Like, una, yung training nila how to run proper business. Pangalawa, training on how to manage their finance. And yung mga suppliers, how to manage the suppliers. And because of that, nabuo yung Happy Noy. They wanted to help the sari-sari store. It's a social entrepreneurship endeavor wherein they help the sari-sari stores in our country para ma-manage at mapatakbo ng maayos yung mga sari-sari store na yon. To date, ang dami na nilang members sa Happy Noy na mga sari-sari store. This one is also a great story kay Miss Joji and Dan Pantoa, mga NGO workers to. And doon sa Mindanao, merong community doon kung saan may migrant, kumbaga, at mga Bangsamoro communities. Ang main problem nila is pinag-aawayan nila yung mga lands. And instead na mag-away-away sila, ang ginawa nung mag-asawa at the same time with their NGO is ask for a dialogue kung saan nag-usap sila with the aid of coffee. Kaya nga tinawag niyang Coffee for Peace, kung saan nagkasundo yung migrants o yung tinatawag ng mga dayong nanirahan na dun sa lupain with the Bangsamoro communities. Nag-usap sila para kung paano nila papayamanin yung lupa na hindi kailangan ng bloodshed. At doon na musbong yung produktong Coffee for Peace kasi dahil sa kape, nakapag-dialogo yung dalawang community, yung dalawang magkaibang grupo at napag-usapan nila na maayos kung paano papatagpuhin o imamanage
i-manage yung lupa kung saan sila nabubuhay. So yan yung storya ng Copy for Peace, isang social enterprising project kung saan ang laki ng impact sa community, lalo na in fostering peace. At the same time, kumikita pa yung mga tao sa loob ng komunidad. Another social enterprising organization, yung JA Philippines. Before you join JA or during the first day of JA, they orient you about the history of JA. And sa akin lang, ang napakaganda dun is noong panahon ng 1970s kung saan may martial law at marami nag-rally, yung JA musbong para magbigay ng alternative sa restlessness ng mga kabataan, wherein they can funnel their energy sa pag-aaral ng entrepreneurship at pagtatayo ng negosyo. And to date, maraming bunga yung panahon na yon. Nagsimula yung JA dito sa Pilipinas ng 1970. Maraming magagaling na entrepreneur at professionals ang naging bunga ng JA Philippines. And hanggang ngayon, going strong ang JA at kasama ako sa naniniwala sa mission, vision at goals ng JA dito sa ating bansa, which is spreading entrepreneurship and preparing you guys to be a great and successful professionals kung di man kayo maging entrepreneur. Doon sa story ang binanggit ko, doon sa mga entrepreneur na yon, yung main takeaways kung ma-observe nyo from Sir Steve Tamayo, Cheryl Quintana ng Orispa, Mark Ruiz and Bam Aquino ng Happy Noy, Georgie and Dan Pantoja ng Copy for Peace, and of course JA sa pamumuno ni Krish Alejandrino. Ito yung mga takeaways. They created their own destiny. Kumbaga, hindi ko man nakwento ng buong buo sa inyo, pero nakikita nyo, lahat sila ay dumaan sa pagsubok. They choose to create their destiny. Pangalawang takeaway, they changed the world for the better. From Tamayo's Catering, providing a lot of jobs, and of course, a solution to a problem of those having parties, weddings, to Cheryl Quintana creating a new product out of the rack or rice brand na naging sikat ngayon sa mga beauty enthusiasts. And then, Copper for Peace, preventing bloodshed, lalo na sa part ng Southern Philippines o Mindanao area, kung saan pinag-uusap-usap nila yung iba't ibang grupo, katutubo, through a cup of coffee while they dialogue. Third, they solve a problem. Lahat ng product na kinreate nila solves a problem. Happy Noy is a great example wherein nakita nila maraming pangangailangan at problema yung mga sari-sari store natin, yung mga maliliit mom and pop stores natin, and they created a business, a social enterprise business to help those people. Na kung saan, kumikita rin naman yung Happy Noy, pero mission, vision, goals nun is to help the sari-sari stores na kailangan nila yung different tulong like finance, running a business, talking and negotiating to suppliers. A lot of problems were solved nung pumasok yung Happy Noy. Bagamat hindi masyadong napalalim, mamaya papalalimin natin, is that they never give up. For example, Cheryl Quintana never gave up kahit na may competition from China, bagsak na presyo, madaling copyin yung product niya. Yung mga nauna niyang product before Orispa, they never give up. They research, find alternatives para matugunan o masagot yung mga problema kinakaharap nila. And last but not the least, they are consistent. Kung baga, ano yung pinili nilang negosyo, they push it boundaries of their energy, of their talent para maging successful yung business nila. Yun yung mga takeaways na mismo ako ay nakuha ko dun sa mga examples ko rin na binigay sa inyo. Gusto ko lang sabihin na lahat ng mga success stories na we presented, they are like you in the beginning. Lahat sila ay nagsimula na kagaya nyo. Maaring di sila senior high school, but all of them dreamt of becoming an entrepreneur or having a better life and helping other people. Kaya kagaya nyo, walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang, you are starting sila undergoing na ng process. Kaya yun yung isang magandang bagay doon. No? Meron tayong pagkukuha ng aral para mapabilis yung ating success. Now, the question is, sa gagawin nyo ngayon, what is the right product na dapat nyong gawin sa program nyong entrepreneurship dito sa Junior Achievement Philippines? Ang tamang tanong is, ano yung right product is, what is the problem we are trying to solve? Dapat doon kayo magsimula. Bago kayo mag-create ng product, ano muna yung problema ang gusto nyong solusyonan? Yung solusyon na yon, yun yung product or service na gagawin natin. So, huwag nyo kalimutan yan, ha? What is the problem we are trying to solve? To start that, kailangan nyo ng tools. Ang unang tools ay market needs assessment. Wala kayong tool na ganyan. It's like blind leading the blind. Kung hindi kayo mag-a-assess, wala kayong information, mag-start lang agad kayo. Parang ganito lang sa picture ang mangyayari sa inyo, no? It's like blind leading the blind. Pangalawa, kailangan nyong mag-assess ng pangangailangan ng market o target market nyo o ng market nyo, because sabi nga ni Shanrad,
founder ng Tinder, data beats emotion. And because of that, ang unang tool na kailangan at basic na tool na ginagamit ng mga entrepreneur na gusto kong i-share sa inyo ay ang SWOT analysis. Ano ang ibig sabihin ng SWOT analysis? SWOT stands for strength, weaknesses, opportunities, and threats. So yung strength and weakness, as indicated in this slide, yun yung internal, and opportunities and threats are external factors. Another is TOES analysis. TOES analysis, sometimes referred as reverse SWOT, and reverse SWOT is SWOT din siya pero mas maigi siya kasi nagsisimula munang i-analyze environment mo, yung paligid mo bago yung sarili mo. Yan yung TOES analysis. Ang difference, kung makita nyo yung matrix na yan or yung mga boxes na yan, limbawa yung threats tsaka yung weakness, i-merge nyo ganyan, may tanong siya, how can I address my weakness successfully to combat threats? Pag pinag-merge mo naman yung weakness and opportunities, how can I address my weakness to take advantage of my opportunity? Pag strength naman, at yung threat nag-merge, how can I capitalize on my strength to successfully combat the threats? And mag-merge ang SO, how can I capitalize on my strength to take advantage of the opportunities? So sa matrix na to, sa reverse SWOT or TOES analysis, mas malalim tong tool na to kasi may mga sinasagot kang mga tanong para makatulong sa iyong pag-a-analyze o para makatulong sa pagbubuo ng iyong produkto, sa paghahanap ng tamang produkto na o solusyon para sa iyong target market. Minsan yung TOES, yung threat at opportunities ang sinasuggest ko, pwedeng independently gamitin nyo yung PESTEL, another tool. PESTEL stands for political, economic, social, technological, legal, environment, which kung mapapansin nyo, all of them are external factors. Pwede mo siyang masabing threat ba yung political o opportunity ba yung political condition right now? Threat ba yung economic condition right now or it is an opportunity? Kaya pwede mong gamitin yung PESTEL sa TOES analysis. I'll just run through this one. Madali lang to. Example ng political are service, infrastructure, tax policies, regulations ng government at ng LGU. Sa economic, growth rate ng bansa natin, inflation, labor cost, magkano yung pasahod, or business cycle. Kung business cycle, pwedeng fiscal policy ng ating business dito, or business cycle. Kumbaga, meron tayong peak season, which is the bear months, and meron tayong lean season, which are the rainy seasons. Pero ngayon, dahil panahon ng pandemya, medyo na-disrupt yung cycle na yon. Bali bilang bagong mga entrepreneur, it's up to you to interpret or to create a new playbook or a new interpretation kung ano ang business cycle meron tayo right now. Social, demography or demographics, ito yung age at saka yung gender ng ating market. Education, kumbaga yung educational attainment. Cultural norms, of course, iba-ibang probinsya, iba-iba yung kultura dito sa ating bansa. Income distribution, for example, sa isang community, syempre meron dyan middle class, middle income, merong high income, merong lower income. Those are part of the social factors to consider. Technological, merong emerging technology. Technological transfer, kung meron. R&D efforts, of course, kung meron kayong research and development, which basic lang naman yung gagawin natin. But these are examples na pwede mong sabihin sa technological. For example, right now, pandemic, bawal ang physical contact. Kaya nga, usong-uso ang contactless solutions like contactless payment and delivery. Mataas ang ating digital payments at ang ating delivery logistics. Gaya ng Grab, Lalamove, sa Spotify, dami. Food Panda, they are all technologies enabling the seller to achieve contactless transactions with their buyers. And last but not the least, communication. Marami yan, Zoom, Google, or this one, online platform na ginagamit ng JA right now are forms of communication to continue the business or the service of a particular organization. Legal, mga batas, either it's a regional, international, or national law, court system, employment laws. Environmental, which is a big thing right now, sustainability, which is a JA. It is one of the things that we are preaching, sustainability, so resource management, energy availability, workforce, and climate change. Those are factors. Then we go to the meaning of weakness. Weakness are internal, gaya na sabi natin kanina, and areas that need improvements in your company, limited resources, anything you lack in business, what do your customers complain about? These are examples of weakness. Again, internal, kung meron ka ng organization, kung magbubuhay organization, ang internal nyo, kayo mga group members,
and other resources internally that you have. For strengths, saan kayo magaling? What do you do well? Internal resources you have. Your advantage against competition, saan kayo magaling na hindi kayang pantayan ng inyong competitor? What's your unique selling point? Again, what makes you unique or your products para doon sa product na bubuin nyo? What makes it better or what makes it unique? What do customers, colleagues appreciate and value about your company? So, yun yung mga meaning ng SWOT and or TOES. Again, it's up to you. If you're starting, pwede nyo lang gamitin yung SWOT. But if you want to analyze more your market, what I can recommend is analyze it using TOES and PESTEL. Of course, PESTEL is under yung threat and opportunity. Having said that, definitely, mas malalim yung pangunawa nyo sa inyong merkado or sa market. Again, market assessment or business environment assessment, you analyze your internal environment and then which represents yung strengths and weakness ng inyong organization, ng inyong product, ng mga taong bumubuo nito. You have your external environment which represents the opportunities and threats. And sa loob nun, pwede nyo ipasok yung PESTEL, which stands against for political, economic, social, technological, legal, and environmental. And you got your SWOT. Bakit nyo ginagamit yung SWOT? As indicated in this slide, it stands for capitalize on your strengths, mitigate weaknesses, exploit opportunities, and avoid threats. Yan ang dahilan bakit importante ang SWOT analysis. Moving on, I'd like to introduce to you, sa inyong lahat, si Kenichi Umeda, the father of modern management ng Japan. Ang sabi niya, without competition, there will be no need for strategy. Okay, ang ibig sabihin nun, hindi mo kailangan mag-isip ng malalim or mag-strategize or mag-analyze pa kung wala ka namang kalaban. Pero ang reality, may kalaban ka bilang isang negosyante, bilang isang organization na papasok ng negosyo. Narekomendan niya ang strategic 3 C's. Anong ibig sabihin nun? First is customer. Second, competition. Third, your company. Again, hindi ka gumagalaw sa isang vacuum, hindi ka nag-iisa, meaning merong mga other important factors to consider. And right now, as a businessman, ang i-consider nyo, sino yung kalaban, sino yung customer. Pero unang-una, sino muna yung customer? Then after that, sino yung kalaban? As a company, inanalyze mo yung sarili mo sa SWOT. Those are the strategic 3 C's na ang recommendation ni Kenichi Umeda, analyze it. Company versus your competition. Ang common error natin sa JA, kung magbubuo kayo ng isang product, like yun na, beauty product, gusto mo agad makalaban yung number one sa industry, mali yun. Dapat ang unang kalaban natin is kung makakahanap tayo sa lugar natin na kalaban, yun muna yung una nating benchmark na competition. Hindi pwede labanan ng number 100 yung number 1. Kailangan una muna niyang labanan is yung 99. Parang, di ba, may ranking yan. So, to distress you out, again, create realistic competition na you can compete with. Yun lang yung recommendation ko. Next, customer. When we analyze our customer, mamaya pupuntahan natin yan, no? Pero dito yung customer, of course, we want to find, sabi nga natin, di ba, nung una, we want to find a problem of our current customer. Having said that, ano yung problema na ngayon? Pwede mo makuha yung problema na yon by using this new or bida. New stands for ano yung needs ng customer mo, yung target customer. Ano yung needs, ano yung expectation niya, ano yung wants niya na hindi na ibibigay nung possible competitor mo. Next, bida, ano yung barrier para na pumipigil sa customer para mabili niya o ma-experience niya isang bagay. Ano yung mga irritants niya? Ano yung mga dissatisfaction niya? Ano yung mga annoyances niya? So, pili ka lang nung sa bida kung ano yung particular, not all, hindi mo naman kailangan i-fill out kung ano yung barrier, ano yung irritants, dissatisfaction, or annoyances. Kumbaga, kailangan lang you have to, yun yung guide mo to pinpoint a particular problem ng isang customer group or market segment. For example, dito sa ngayong pandemya, dito sa aming subdivision, lalo na nag-ECQ tapos ngayon MGCQ, bawal uling lumabas. Ano yung annoyances or irritants, dissatisfaction? Bawal lumabas, ang hirap mamili. So yung mga ibang mga entrepreneurial dito sa subdivision namin, nagtinda ng food, sila yung naging supplier ng different product na kailangan ng subdivision na that houses 15,000 people sa subdivision pa lang namin. So, kaya malaking market yon and they are able to provide or solve a particular problem na meron kami as a community. Yun yung sinasabi natin doon. Of course, expectation that maganda pa rin yung quality or mura siya. Depende yan kung ano yung ma-uncover yung expectation ng inyong customer. Moving forward, as a company, you have to know your strengths,
your competition's weakness kasi yun lang yung tanging paraan para talunin mo siya. Of course, kailangan mo rin malaman yung strength ng competitor mo para hindi mo siya banggain. Okay, kailangan dun ka lang sa weakness niya kasi yun yung pwede mong i-provide na gap na pwede mong i-offer sa customer mo. This is called the competitive analysis grid. I hope you will use this one. It has the competitor again. Kung number 100 ka, ang competitor 1 mo is 99. Yung competitor 2 mo is yung number 98. Ibig sabihin, kung ano yung malapit sa paligid mo. Again, we cannot compete with the number 1 company yet. Kasi malaki resources nun. Impossible to compete with them. Next, ano yung product? Then, ano yung unique selling proposition? Ano yung target market? Ano yung presyo? Place or distribution channel nila? Ibig sabihin nun, place or distribution channel. Saan mo makikita yung mga product nila? Sa Facebook ba? Sa website ba nila? Sa physical stores ba nila? Saan? No? Shopee ba or Lazada? Then, promotion. Paano sila mag-promote? Ano yung message nila sa market nila? Parang, ano yung tagline nila? Ibig sabihin nun, for example, wala pa rin tatalo sa Alaska. Parang ano nila. O kaya Milo, the drink of champions. So, ganyan. So, yun yung mga messaging. So, dun sa mga competitor nyo na pinili, ano yung mga messaging nila? Importante kasi yun. Kasi yun yung nagsasabi sa customer kung sino kayo o kung sino sila. Either it's a promise of solving their problem or a unique selling feature na meron yung produkto nyo. And then, last but not the least, ano yung strength ng competitor at nyo? Ano yung weakness ng competitor at ano yung weakness nyo? So, those are things to analyze and consider before you go to compete with the market. Are you still okay so far? I hope you're still okay. This book is my favorite book. In fact, I have different collections of this book. It's Sun Tzu's The Art of War. Siya yung advisor ng mga Chinese general nung panahon ng digmaan. At ang sabi niya, if you know the enemy and you know yourself, you need not fear the result of 100 battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, importante talaga na mag-analyze muna kayo kung sino kayo at sino yung mga kalaban nyo para maiwasan nyo yung binabanggit dito ni Sun. So na pag hindi mo kilala yung sarili mo at hindi mo kilala yung kalaban mo, malamang matatalo ka sa laban because business is competition and it's a battle. Kaya kailangan lang before we go to battle, we win the battle on paper. Kailangan alam natin, mahisulat natin yung mga analysis natin, yung mga plano natin para maliwanag sa atin kung ano yung mga ginagawa natin. At maliwanag sa atin kung sino yung kalaban natin, ano yung strength and weakness nila. Para, again, if you know the enemy and you know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Mapipredict mo yung outcome nung battle na yon. And if you do your homework, you will win every battle that you enter into. So now, we go back to our first question. What is the right product? We use as an example last year's senior high school JA International Company of the Year, no? Sa Asia Pacific. Now we go back to the first question that we posted. What is the right product? We mentioned earlier na dapat before you think what is your right product, alamin nyo muna yung problema ang sinosolve nyo. Ano yung gusto nyong problem na isolve na problema ng customers? For the students of, say, Scholastica, last year's international winner, Company of the Year, sa JA Asia Pacific Competition, ang Terra Philippines, they were able to solve one problem ng environment. That is, yung mga wastage na convert nila into a part ng isang fashionable bag. And that is coconut coir. Coconut coir. Normally, tinatapon lang natin yan na hindi natin ginagamit. And these students were able to find a useful thing for coconut coir. And that is integrating it sa isang fashionable bag. And I think because of that, yung sustainability aspect ng bag na ito, ang isa sa mga reasons bakit nanalo sila bilang Company of the Year, besting different great products from different countries, Japan, Australia, Indonesia, Singapore, Malaysia, and other countries. And that is why you should use this example as an inspiration when you are creating your own particular product. Ano nga ba talaga yung problemang pwedeng
nyong isolve. At dahil doon, you have created a wonderful product because it is an answer to a particular problem na wala pang nakakasolve. That is what the Sage Scholastica's Terra Philippines provided. Now, yung product, meron tayong tinatawag sa marketing na marketing mix strategy. That means it composed of 4 P's. That's product, price, place, and promotion. Yung product mo will be useless kung wala siyang presyo. Paano siya bibili? At the same time, kung hindi siya available sa mga distribution centers or stores, di ba? Paano mabibili? And last but not the least, even if your product is great, kung hindi naman siya malalaman ng target market mo dahil hindi mo siya pinromote, hindi siya mabibili. Therefore, you can safely say that this 4 P's, basic 4 P's of marketing, is essential in making your product successful. And these are the some samples lang na pwede mong i-tweak yung product mo, yung price mo, promotion and place, which we will discuss on succeeding lessons. And yung Harvard, they created an improved version of the 4 P's of marketing, and they call it SAVE framework, which means solution, access, value, education. Put side by side by the 4 P's of marketing, ito yung kakalabasan niya. The product becomes the solution. As we mentioned, all products must solve a problem. So therefore, it is a solution. Always remember that. Next is place. Ginawa nilang access because you don't need a physical place anymore to access that product. It can be online or physical. Pero ngayon, because of pandemic, more of online siya. Third, value versus price. Every time the customer buys a product, hindi naman yung presyo ang tinitignan niya eh. Ang normally tinitignan niya, meron ba tong na-add na value sa akin? Pag sinabi ng customer mo na sulit yung produkto mo, and it does not mean na pag mura siya, sulit siya. Pag mahal siya, sulit siya. It depends on the perception of your customer kung yung bang product mo na binenta ay nag-add ng value sa kanya. So, sulit is a very relative term. Your customers will be the judge kung sulit ba or may added value ba yung product mo sa kanila. And yung price is a representation of that. And last but not the least, yung promotion, dati pinopromote mo, Harvard suggests that you educate your market or your customer kung bakit mahalaga yung product mo, kung bakit importante, anong benefits nun. So it means educate your market on the benefits or the solution that your product provides to them. And having said that, just want to say that this ends our presentation. I'll see you on our next lesson. Our next lesson will be about product planning and development, which is the first P on the marketing mix. And therefore, I'll see you again. We will take a break. And if you have questions, just let me know by contacting JA and they will send to me your questions and I will entertain it immediately. Thank you very much and see you on our next lesson.